These are dark times, there is no denying. Imagine if you could smash time and start playing with it. Slow it down and speed it up and reverse it. The world about us would look quite different. Imagine no longer. Come with us as we go on a journey through time. Yes, para pag-uwi mo, ikaw ay pwede ka nang, kahit dito pwede mo nang pakasalan, kahit nandun sila. Okay, so, kailangan yakapin mo ang Islam. Okay? So, i-declare mo dito sa harap namin na tinatanggap mo ang Islam. Sabayan mo kami at kami ay wi-witness sa'yo mismo. Kailangan bukas sa kalubang para yung biyaya laksa-laksang darating sa'yo. Okay? Okay, okay. Alika. Tama. Okay, sundan mo ko, hawakan mo doon. Ustad. Okay, declare mo ha. Sabihan mo ko. Bismillah. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wahdahu. La. Syarikalah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluh. Wa ashhadu. Anna. Isa. Abdullahi. Wa rasuluh. Wa ashhadu. Annaru. Hak. Wa ashhadu. Al-Jannah. Hak. Ako'y sumasaksi. Na walang Diyos na tunay. Maliban kay Allah. Na walang katambal. At ako'y sumasaksi. Na si Muhammad. Ay huling sugo at propeta. Ni Allah. At ako'y sumasaksi. Na si Jesus. Na anak ni Maria. Ay katulad ni Adan. At katulad ni Eva. Na walang ama. Na isang propeta. At sugo. Sa Israel. At ako'y sumasaksi. Na ang paraiso. Ay totoo. At ako'y sumasaksi. Ng impyerno. Ay totoo. Takbir! Allahu Akbar! Masyaallah. Ikaw ngayon ay isang ganap ng Muslim. Ganun lamang po. Yakapin natin ang ating kapatid. Masyaallah. Allahu Akbar. Baraka. Dahil siya yumakap na sa Islam, kung siya ay uuwi at may dala siyang certificate na siya ay nag-Muslim, kahit pagkasalan niya yung tatlong babae, kahit pagkasalan niya, hindi siya mamakasuhan sa ating konstitusyon. Bakit? Dahil siya ay isang Muslim. So yan ang kagandahan na kung saan ang tagapaglikha, inalis ka na o nilagay ka na sa tamang pagsamba, pinahintulutan ka pa mag-asawa ng legal ng higit sa isa. Isipin mo yan, Brad. Brad, tapunin mo yung pangalan ni kapatid para magkaroon siya ng file sa atin dahil siya yumakap sa pananampalatayang Islam. So, now you are our brother. 2 billion Muslims in whole world. Now you are 2 billion and 1. Allahu Akbar, Takbir! Allahu Akbar. So, pumunta ka lang sa Pilipinas, halimbawa umuwi ka, pumunta ka lang doon sa mga Islamic Center, magpatulong ka doon, kakasalin kayo ng libre. Magpakain ka na lang kung ilan ang bisita mo, at babayaran mo lang yung processing doon sa mga papel. Yun lang. Pero yung kasal, wala kang babayaran. So, pagkasalan mo lang sabay-sabay yun, pwede yun. So, yung sino pa yung may mga tatlo dyan? Sige, may tanong ka na. Bro, upo ka muna dito para Ibrahim. Kunin mo yung pangalan niya para hindi natin siya mapapabayaan. So, sino po may tanong pa? Ang pagyakap sa Islam po ay wala pong problema, walang kahirap-hirap.
Wala pong kahirap-hirap. Hindi po ito katulad ng fraternity na kailangan paluin ka ng panel. Hindi kailangan sa Iglesia ni Cristo, ha? Ilulubog ka sa tubig, hindi ka halos makahinga. Hindi kailangan yun na pahirapan ng tao. At hindi kailangan ng bata na wala pang tamang pag-iisip ay kailangan ng binyagan, na wala pang malay. Ganun din po sa kabilang reliyon, sa mga protestante, hindi po pwede natatanggapin ang reliyon kung hindi niya naiintindihan. Kailangan muna siyang mabinyagan at manawaan niya. So, another question. Ito, tanong, Ustad. Yes. May tanong dito ang isang kabayan natin. Ano, sir? Mayroon ang buhay ko itatanong sa inyo. Sa mundo, maraming sa inyo na gumaganap ngayon. Ano ba talaga ang nauunang reliyon? Ang ibig mo sabihin, kapatid, gustong mong malaman kung ano ba talaga ang unang reliyon. Sapagkat maraming reliyon ang lumalaganap ngayon. Nasaan siya? Nasaan yun? Dito po. Yun. Okay. Napakagandang katanungan, kapatid. Napakagandang katanungan. Ano nga ba talaga ang unang reliyon na dapat ginawa o nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kung mapapansin natin, mga kapatid, lahat ng bagay nagsisimula sa isa. Ibig sabihin, si Adan, nilikha na nag-isa. Ibig sabihin, ang reliyon ay isa rin. Ibig sabihin din, ang Diyos ay isa lang, hindi tatlo. Ibig sabihin, kapatid, ano ba talaga ang unang reliyon na nilikha, binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah, lahat ng bagay, nilikha niya, tinatawag itong Islam. Ibig sabihin ng Islam, nasasakop ang lahat ng bagay na mumuhay in the way of Islam. So lahat ng ginagawa ng Muslim ay ayon sa pananampalatayang Islam. So, ano ba talaga ang unang reliyon? So si Adan alayhis salam, kung mapapansin mo, siya ay nag-isa. Pero sabi ng mga propeta, ang reliyon nila ay isa. Isa ang reliyon nila, pero iba-iba ang kanilang batas. Sa batas, magkakaiba sila, pero sa reliyon, isa sila. Ano yon? Sa pagtuturo na isa lamang ang Diyos at ang reliyon ay Islam. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na sabi niya, nagpadala kami ng bawat propeta sa henerasyon, mula kay Propeta Adan at ang panguli si Jesus Christ at si Propeta Muhammad, na ang kanilang trabaho ipakilala ang nag-iisang Diyos na tunay. At ang kanilang reliyon ay Islam, na itakwil ang pagsamba sa mga bagay-bagay. Mga bagay na hindi dapat sambahin, yung mga nakikita mo at ang mga hindi mo nakikita. Ibig sabihin, ang mga anghel o espiritu ay nilikha rin dahil ang Diyos ay hindi espiritu. Hindi rin siya pwedeng maging tao dahil ang Diyos ay hindi tao. So ang reliyon natin, kapatid, mula noon hanggang ngayon ay Islam. Sabi nga ni Jesus, sumunod ang kapayapaan, hindi siya naparito, or sabi niya, ang mga kabataan o ang mga bata, sabi niya, ay example ng mga naniniraan saan? Sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang bata ay malinis ang kanilang kaisipan. Sumusunod sila sa kalooban na nag-iisang Diyos na tunay. Yun ang Muslim. Sumusunod sa kalooban ng Islam. Ngayon, saan mo mababasa ng reliyon na Islam? Kung tanungin natin ng Biblia, ano ba ang reliyon? Wala kang mababasa na sinasabi, nakasulat sa Biblia sa loob, ang reliyon ay Katoliko, o ang reliyon ay Iglesia ni Cristo, o ang reliyon ay Dating Daan, o ang reliyon ay Born Again. Walang nakasulat sa Biblia. Kaya nga pumunta ka sa SEC, Security Exchange Commission, 2009, 40,000 sekta ng Kristyanismo ang nakarehistro. Lahat nagsasabi kami ang tama, bawat isa nag-aaway. Pero lahat yun ay hindi nakasulat sa Biblia. Ditong-dito sila. Ngayon, saan mo mababasa ang Islam? Ang Islam ay mababasa mo sa Quran. Sa Surah Al-Maida, chapter 5, verse 3, mababasa mo doon ang reliyon para kasi Allah subhanahu wa ta'ala ay Islam. Sabi niya, Al-Yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu wa raditu lakum al-Islamu madinan. This day, sa
Sabi niya, sa araw nito, pinerfecto ko na ang lahat at nilubos-lubos ko ang biyaya at ibinigay ko sa inyong reliyon ay ang Islam. In Nadina, in the right Islam. At ang reliyon para kay Allah ay Islam. So, ibig sabihin kapatid, ang reliyon natin ay Islam mula noon pa hanggang ngayon. Mayroon pa, brother. Dito. Kasi, sa lahat ng reliyon, kapag mapapaliwanag din sila, ganun din ang sasabihin nila. Like what? Sa lahat ng reliyon, ganun din ang sasabihin nila na sila din ang nakuunang reliyon. Yes, tama nga kapatid. Yan lagi ang sinasabi nila. Tama. Ang tanong, yung tulad ng sinasabi ko, kung tunay ang reliyon nila, halimbawa, Katoliko, di ba? Saan sinabi sa Biblia na nakasulat ang reliyon ninyo para hindi kayo malito? Ang reliyon nyo, ito ang reliyon nyo. Ang reliyon nyo ay Katoliko. Alas! Di ba? Tapos na. Ibig sabihin, hindi na ako alam ng ibang reliyon. Nakasulat sa Biblia eh. O kung ang reliyon ay Iglesia ni Cristo, dapat nakasulat. Ang reliyon ninyo ay Iglesia ni Cristo. Wala nang iba. Ay, wala nang problema. Kaso nga, Brad, walang nakasulat sa Biblia na ang reliyon ay Katoliko, Iglesia ni Cristo, o dating daan. Yung Iglesia ni Cristo, hindi sinabing ang Iglesia, kundi ang sabi doon, minamali lang nila. Ang sabi doon, ang mga Iglesia ni Cristo. Mga. Ibig sabihin ng mga followers of Jesus Christ, this is not a religion. It is the Jama'a of Jesus Christ, peace be upon Him. Mga. Ang Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, Brad, wala kang mababasa sa Biblia na ang reliyon ay tulad ng sinasabi nila, Katoliko, dating daan, wala. Pero sa Quran, nakasulat sa Quran ang lahat. At nagbigay ng wating si Allah. Sabi nila sa Quran, wala. يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عيسو منا الدماء يا شباب قد أناب وإلى الله استجاب